Doy! Ang dami kaping nyo! Ano? Ang dami! Mga pulahan, ano? Oh! Asya, ulo! Grabe naman yan! Ano? Hindi mo nata mabuhat yan sa sobrang dami! Yon, magandang tanghali mga kapengyo. Panibagong araw na naman sa atin. Nandito tayo ngayon sa ilog para makakuha ng ating pang-ulam. So samahan nyo kami ni Katropa mga kapengyo. Yan, mapagpalang si araw mga Katropa. Katropa yon. Ang signature ano ni Katropa, mapagpalang araw. Yan. Samahan nyo kami mga kapengyo. Ayan mga kapengyo. Subukan natin hagisan ang malalim na parte. Baka sakaling nandiyan sila. Ito yung mga balak na kunwari nagtatalunan. Tapos pag nilambat mo, wala. Nilambat mo, wala sila. Pero pag ano, nandiyan na naman sila. Sigurado yan, diyan kapingyo. Hmm? Sigurado niyan, parang malalim eh. No? Malalim na yan. Hindi mo makikita yung isda dyan. Eh, talaga. Ayan, haagis na po ni Kapingyo. Yun! Kagandang, kaganda naman ang haagis ni Kapingyo. Parang, ano lang, parang nagbibitaw lang ng bola. Uy! Ano? Grabe! Ano? Ang laki naman ito Katropa. Na. Ayan na, ang laki daw. Ayan oh, gumagalaw oh. Nuy, ayan na nga. Sobra naman 'yan. Pakailahin ka. Sabi niyo. Ala. Ala, ang laki. Sobra. Dalag ata to? Ha? Dalag. Sana. Sana naman dalag, na makaulam ulit tayo ng dalag. Sarap pa naman 'yang gataan. Ano? Ayan na nga. Ayun nga, ang dami! Hino! Hoy! Ang dami kapingyo! Hino? Ang lalaki. Ang dami! Mga pulahan, ano? Oh! Asya, ulo! Grabe naman yan! Ano? Ay, hindi mo nata mabuhat yan sa sobrang dami! Ah! Jackpot! Jackpot! Oh! Grabe! Jackpot si Kapingyo yung mga katropa. Sobrang dami! Yan. Dito na tayo sa sako maglalagay. Kasi alam na dis. Naka-open na. Ang dami yun ah. Nasa pool mo mga Kapingyo. Nandun lang pala sila ano. Tahimik lang yung ilaw pero ang pala sila sa malalim eh. Ang daming tilapia. Okay, one sorry. One down. Down. Yun. Grabe. Good size. Puno yan sigurado. Pingyo. Puno sa dalawang hagis. Oo. Baka kulang pa. Kakawalan natin ang mga maliliit. At kukuhanin natin ang mga malalaki. Aray. Di ka nagwantis. Wala tayong gwantis eh. Ayan, ang bilis, magtanggal. Oh, kasi maliliit. Umayo kayo at magparami. Umayo kayo at magparami. Ayan, kakakawalan namin kayo kasi alam namin na uy, uy, mas marami yung magiging kapalit kapag lumaki pa kayo. Siyempre, makikilala tayo ng mga yan. Oo. Ay mababait yan sila Kapingyo at Katropa. Ano nung nagpakawala sa atin noon? Oo. Bigyan natin sila ng maraming malalaking pilat. Padahan nyo yan ng isang batalyon sa harapan. Ha? Nice mga, one. Tapos sabi niya yung mga piling malalaki lang. Mm-hmm. Napakahusay yan. Kapingyo. Sana ganun din sila ano. Kasi ganun din tayo sa kanila ano. Wow. Ooh. Ang ganda. Sa pagtanggal lang tayo medyo matatagalan pero
tiyagaan lang ang ano, buhay. Tiyagaan sa pangingisda. Kapag wala kang tiyaga, wala na. Hindi tayo kakain. Kain. Sakit. Huwag kang makulit. Huwag kang makulit. Yan. Dahil... Opya. Ang dami niyang kaping yun. Ang dami niyan. Ang dami nito ah. Sobra. Tapos ang liit pa lang sa ako mo. Yan o. Kalahati ko na nga eh. Agad-agad eh. Grabe. Kasi mabilis lang siya tanggalin. Meron pang ano? Silver. Silver button. Silver carp. Yeah. Tapia is life. Ang tatlo kanina eh, nagpaparamdam yung ano-ano. Ang banak. Banak. Tapos nung pag inalubo naman, wala naman. Wala na. Ay, ano yan eh? Adik. Adik yung banak. Relax. Sikap. Relax ka lang. Mamaya ka pa namin lulutuin. Yun. Si Kaping yun. Ang galing talaga maghagis ng dala. No, Kaping yun. But, ang galing. Turuan mo nga ako po ng mga ano, ng mga style mo sa paghagis. Para pag ano eh, sulit na sulit din yung aking pagbatong. Ganda mong hagis mo kanina eh. Buong buo. Malaman. Oo. Malaman, grabe. Malaman. Talaga pag bumagsak naman talaga sa tubig, eh, kuha lahat. Kung karne sana walang taba. Kung karne walang taba, puro laman. Napakasarap ilaga. Kaming yun. May ano ako? Ay. Joke, ano joke? Ah, may pick up line ako. Oh, akala ko joke. Oh, sige, pick up line. Sana bilihin na lang ako. Bakit? Para lagi akong tinatawag ng mahal. Ano boss? Ano, maganda ba yung ano? Oo, maganda. Malupit eh. Basta ikaw nagkukwento, sabi ko sa'yo. Sabi yun. Basta ikaw yung nagkukwento, talaga maganda yan. Bira lang yung si Kaping yung mag-ano eh. Pero talagang pag humugot naman eh, talagang sulit eh. Isipin mo eh, sana bilihin na lang ako. Bakit? Para matagal lagi akong mahal. Sabi yun, matagal mo pinag-isipan yun. Oo nga naman, ano? Malupit nga naman. Paano yung iba mapapamura? Paano yung iba mapapamura? Dapat sa mga ganitong lugar ay may mga dalag, no? Ha? May mga dalag. Ano kasi ang mga dalag? Sa ano sila? Tatahimik. Tahimik tapos na yun. Medyo maputik-putik. Putik to eh. Yun yung mas gusto naman nila. Ay, hindi sila masyado sa mga batuhan ganun. Buhangin. Meron man sila sa batuhan, mga bihira lang. Yung baga, ano lang sila. Naghahanap ng ano. Makakayaka. Makakayaka. Makakabanding. Diyan. Pero siyempre yung mga tao naman nagsasayang mga isda, mga tao naman nandiyan. Tayong mga tao. Nanggugulo. Tayong mga tao. Oo, tayong mga tao nanggugulo sa mga ano nila. Gugulo sa pamumuhay. Kumbaga tayo yung panggulo sa pamumuhay nila eh. Hindi, yung mga di kasi ganito 'yan. Ang mga isda kasi mga ano para sa tao, para sa pagkain ng mga tao, mga ganyan. Di ba? Busy. Yun ano nila. Kaya natutuwa din yan kapag ay makukuha na din sila, di ba? Natutuwa sila kapag hindi sila sinasayang. Oo. Pero kapag sinasayang sila, yun lang, wag lang talaga isayang. Oo. Wag lang sayangin. Mahirap naman kapag isasayang mo. Oo. Mamamatay. Talaga naman, naman naka-design talaga 'to na para sa tao. Para sa tao. Naka-design sila para. Pero hindi sila naka-design para ay. Pero siguro nung mga sa mga panahon talaga naka-design na talaga yan sa mga tao, no? Oo, kasi di ba nung nakakainan ng tao yung napanood mga, mo ba yung nagbigay ng pagkain si ano? Si may mga isda, no? Oo. Mm-hmm. Isda. Tinapay. Mm-hmm. Yung isda na dalawa, hindi naubos-ubos. Dalawa. Umulan ng ano?
Nagpaulan siya ng mga pagkain, mga tinapay, mga isda. Kasi nga nagugutom na nga yung mga tao. Eh wala na daw. May dalawa lang siyang dala. Ang inaano lang, kadami-dami nila. Hindi sasapat. Hindi sasapat yung pagkain, parang gano'n. Kaya yun, yung ginawa, pumunta siya doon sa taas ng ano, tapos nanalangin siya, humingi siya ng ano, yun. Nagkaroon na ng pagkain, umuulan na ng pagkain, saka isda. Buntis ba yan? Laka lang dyan eh. Ngayon pa isa oh. Pero maganda na siya bossing. Yan o. Talaga naman si Kapeng yun. Napakahusay. Oh, natyaga-tyagaan talaga sa kwentuhan lang. Ano Kapeng yun? Ganun talaga. Pag ano, nababagot ka, nakipagkwentuhan kayo. Para... Nakipagmarites muna, kaunti ba? Kwento-kwentuhan. Kwentuhan bar, kwentuhan ano lang. Pag good vibes lang. Ni, may kape yung may isda na nalito dun. Labingwit yan. Biningwit na naman ang mga. Tapos eh, pinakawalan, no? Mga, yung mga namimingwit kasi dyan mga kape nyo, minsan libangan nila. Ang kinukuha lang nila, yung malalaki. Pag nakabingwit sila ng maliit, pinapakawalan nila eh, siyempre may sugat na yon, no? May sugat na yung isda. Wala na, mamamatay talaga. Ang lupit talaga ng kape niya. Batang bata. Huli ka lahat. Kape niya. Huli ka lahat. Nagkakalawa na. Oh. Grabe naman niya. Yun lang. Sumabit. Yun na. Tatalunan na. Yun! Ang dami pa rin kaping nyo. May bato. May bato sa ilali. Yun. Ay, upo muna tayo. Kunti. Kapagpahinga naman tayo. Yung bahay naman namin nung umuwi ako. Sobrang init, kulog na kulog. Mainit talaga 'yun. Okay. Pero probinsya dapat 'yung malamig, no. Hey, bus, iba na 'yung ano ngayon. Lima. Oo. Hindi na katulad dati. Sobrang init talaga. Hindi ako makatulog eh. Oh. Kaya pag-iipunan ko 'yung ano, aircon. Pero matagal pa siguro. Dito na ipon muna tayo. Kasi wala pag gusto mong magpahinga. Malamig. Pero sobrang init, di ka makakapagpahinga. Mainit talaga. Kasi yun yung number 1 na pahinga natin eh, yung pagtulog eh. Kapag nakatulog ka ng maayos, nasa kondisyon yung katawan mo ng umaga. 8 hours. Parang si Mark Pingris lang yan. Kapag nakatulog daw siya ng 8 hours, maganda ang pulso niya pag naglalaro ng basketball. Diba? Sa amin boss, yung sa bahay namin. Baby na. Ha? Baby na. May baby na? Baby na yung nasa bunga. Oh, yan. Yan. Kita mo nga dito. Oh. Yan. May ano na? Anak na. May mga anak na. Yan. Kawalan natin. Pasensya ka na. Sa amin, boss, pag tanghali, sa baba sila nag-ano, hindi sa taas.
Kasi sa taas eh, hindi ka daw makatulog talaga sa sobrang init. Sobrang init? Oo. Pag nag-brown out nga eh, ano? Sabi ko. Kailangan mo lumabas. Open ba yung ano nyo? Open siya? Yung bahay nyo? Walang mga kahoy-kahoy? Gano'n? Oo, wala namang kahoy-kahoy na doon. Uh-huh. Kalbo na yung, dati pa, bata pa lang, kalbo na yung bundok namin doon. Parang wala sa nang nagtanim. Parang sa Laguna na, sa Laguna na eh, wala nang mga kahoy. Doon sa wala na, kasi doon kasi sa atin, pinagbabawal naman ang illegal logging, kaya lang, makukulit ang mga ano. Tao. Tao, talagang... Eh, siyempre, hanap buhay, sabi niya. Harap buhay, pero yung kapag ano yeah. Kapag dumating yung mga sakuna gaya ng pagbaha ganun wala yun, na yun ang dire-diretso ang mga lupa kasi wala nang kahoy na pipigil. Yun ang kulang sa ano atin yeah. Eh. Dapat yung mag-gobyerno natin eh nagpo-focus sana sa kahit kulang sa push trabaho no push. Yung kahit walang pinag-aralan eh, may trabaho no mga ganun yung hindi ka nag-ano para dito sa Taiwan di ba paganda ng ano ng Taiwan talaga sa totoo lang hindi ako nag-ano naman. Maganda dito kasi yung kahit may mga kapansanan, pinagtatrabaho nila ano. Saka ano dito? Mga may kapansanan, mga kapenyo, may binibigay yung gobyerno kada buwan. Binibigyan yung mga may kapansanan. Saka yung kahit walang saka support ang gobyerno nila dito sa ano? Taiwan. Oo. Tanlaki ata ng butas ng kapenyo. Yeah. May pinag-aralan ka man wala may trabaho no tatanggap. Dito sa Taiwan hindi nila kailangan ng with pleasing personality na kinatawag. Kinahanap nila sa atin kinahanap college graduate mga ganyan dito sa Taiwan nakapag-aral ka o hindi maganda ka o pangit pantay sila mga kapenyo yun yung walang discrimination yun yung gustong gusto ko dito sa Taiwan kasi ano tas hindi sila mapanlait. Hindi sila mapanlait, mababait sila. May katrabaho nga tayo, ano kapag hindi marunong magsulat, no? Oo. Sa totoo na. Kapag trabaho sila. May katrabaho kami, mga kapenyo. Hindi marunong magsulat. Pero, ano, may trabaho, no? Ang tagal na doon sa atin. Siya ata, isa na rin sa pinakamatagal doon, di ba? Hindi siya marunong magsulat, pero nandun siya saan. Marunong magbilang. Basta pag nagsasahod yun, sinasabi niya, manituto siya eh. Kasi nga, hindi niya alam yung ano ng ano. Talagang, siguro asawa niya lang yung nag-ano ng ano. Pera, ano. Ganun ang Taiwan, hindi sila namimili ng empleyado. Yeah. Basta pwede kang magtrabaho. Binigyan nga ni... Pag ka, matanda ka man. Binigyan nga ni... Kaya mo pa. Sabi niya, binigyan nga ng litsa ni Josel. Tuwang-tuwa, si Shola. Binigyan ng litsa, tuwang-tuwa. Binigyan siya ng litsa niya. Sa atin naman kasi nasobrahan na. Mag-apply ka. Ang tanong agad, college graduate ka ba? With pleasing personality. Dapat paano naman kaming mga pangit kung mag-apply dyan, mga kapenyo? Guwapo ka na ngayon, ginupitan kita eh. Kaya natatakot akong mag-apply minsan kasi huwag kang matakot. Dahil dyan sa with pleasing personality na yan. Sabi, huwag kang matakot, kapenyo. Mag-apply ka. Sabi nga, huwag kang matakot. Personality. Doon sa Pilipinas, nung nagtatrabaho sa Manila, nabubuli ako lagi doon eh. Bakit? Magkatrabaho sa balat. Ay, sa balat. Grabe naman yung mga yan. Oo. Binubuli ka ba? Ah, pag binubuli ka eh. Ang tawag nga sa akin dati mga kapenyo, parang lumot daw yung balat. Hindi na, natatawa lang ako, pero nasasaktan din ako. Kasi siyempre, hindi ko naman ginusto yung ganito. Pero ngayon kapenyo, hindi na. Hindi ka na nila sasabihan ganyan. Dito sa Taiwan wala. Wala ganun na. Sa akin ng ganyan. Pangit. Sabi nga nila mga kapenyo, make one see. Sabi niya, walang problema dyan. Sabi ng mga Taiwanese sa akin. Masipag ka. Kaya nung nandito ako sa Taiwan, mga kapenyo, pinala kong ipatanggal to. Kasi dito sa Taiwan, pwedeng tanggalin. 60,000 nata, 56,000. Tapos tatanggalin nila to. Pero ayaw naman ni Kapenya. Sabi niya, ba't mo ipapatanggal yan? Biyaya ng Diyos yan sa'yo. Kaya mo lang yan na ganyan, sabi naman ni Kapenya. Basta hindi nakakasagabal sa ano, okay lang. Kasi siyempre, kapag naaalala mo kasi yung mga bully sa'yo nung araw, parang siyempre gusto mo rin kahit pa paano maging perfect yung mukha mo. Hindi, pag hindi naman siya
nakakasagabal sa ano mo, pagkatao mo. Hindi nakakasagabal sa pagkatao. Huwag mo nang patanggal. Nakakasagabal sa pagkatao ng iba. Huwag mo isipin yung mga yan. Bakit mo isipin? Eh. Kahit sabihin isipin? Mong patawa-tawa ka lang mga kapeng yun, eh, masakit, masakit dito. Hugot si kapeng yun. Ayan mga kapenyo, lagi nyo kaming samahan ni katropa sa aming pangingisda at maraming maraming salamat po sa lahat 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 ng suporta nyo sa amin. Hanggang sa susunod na mga video mga kapenyo. Whoopsie! Ayan, ang dami nating huli mga kapenyo. Wala tayong masasabi sa talagang biyaya natin pag nagpupunta tayo dito sa ilog ng Taiwan. So, ayan, maraming maraming salamat. Bye-bye! Ayan mga kapenyo, katatapos namin nag-spray dito sa kaibigan namin. Hihingi kami ng malunggay niya. Bali, kami ni Katropa, nag-spray kami dito sa paligid niya. At kagagaling lang namin ng isda mga kapenyo, dumiretso na kami dito para mag-spray. Tapos nakita namin na may malunggay, hindi naman nila kinakain. Kaya hihingin natin yung bunga kasi masarap ihalo yan sa isda na hinuli natin. Ayun, puro bunga ng malunggay. Kaya lang may bantay. Kaya lang may may aso. Ito, ito, ito. Ito, maliliit. Ito, ito. Toy. Toy, toy. Yan. Meo, poyong. Ha? Tata, nag-shout da oy. Shout da chao la. Ha? Hindi nila kinakain din, sarap nito. Oh. Hindi nila kinakain yan. Ito lang kukunin natin ng mga... Kay! How to? Ito, kami nyo. Ito. Yan, oh. Magtanim ka kaya ng walonggay doon? Meron ah. Meron ba ba? Meron, may bunga na maliliit niya. Yun sana gusto. Ay. Ano dyan? Akit. Ah, puyong! Nag... Sige, mayo... Ayan, makit na po si Kapeng Yo. Ayan na. Pus, baka malaglag ka ha. Ayan na si Kapeng Yo. Talagang inakit naman ha. Kapeng Yo ha, mag ano ka, malunggay lang yan. Ha? Ah, sige. Ah, Ayan si Kapeng Yo. Kapeng Yo, baka maano ka dyan, maputol yan ha. Alalahanin mo, mataba tayo. Ayan, si Kapeng Yo, andun na sa dulo. Grabe naman yung Kapeng Yo. Nahuha ko ito, tama na ka. Tama na yan. Putulin mo na yung Kapeng Yo. Nakadali ni Kapeng Yo. O yun, nalagdag na yun. Tama na ito? Oo, tama na yan. Danda. Mga buto, yung mga tuyo. Ano mga karong-karong pa? Ah, kaibigan namin, ano. Lamo. Katrabaho namin. Lamo? Lamo. Oo. Kasi niya. Kapeng Yo, ha? O yun na, si Kapeng Yo. Bumababa na. Sa hantyo, hantyo suya. Tiga, chinen eh. Tiga. Ang tunay no? Okay. Tawag lang lang, huwag tuntiyo. Oo. Ayun na, sinulog na. Ayun na. Sige, ulog muna dyan. Malit pa ata yan. Ha? Nay. Sana nasanay si Kapeng Yo sa akyat. Siguro eh, nung mga bata pa nito eh, nyug ang inaakyat nito. Nyug-nyugan. Yan. Ay, kasi. Kong. Ay. 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 Kan tak lah, hujan.
Hindi pa kayo matigas yan? Pwede pa. Pwede pa? Pwede pa mo ano. Gano'n. Ilagay na natin yung bawang. Takpan muna natin. Talagyan natin siya ng tubig para maluto siya ng husto, mga kapenyo. Tapos mamaya pagluto na siya, saka natin lalagay yung patola. Wow! Na siya. Kasi nawawasak na yung ano niya, laman niya. Ilalagay natin yung patola. Ilalagay na natin itong tilapia, mga kapenyo. Saka natin lalagay yung patola dito sa ibabaw. Kasi magtutubig pa yung patola na yan. Kaya mamaya magkikita nyo yung ano niya. Tuto na siya. Yun o. Ayan na siya mga kapay. Tuto na siya. Dalin natin konti yung sarap mga kapay niyo. Manang malunggay mga kapay niyo. Luto na yung malunggay natin. So, yan. Yan. Ayan po tayo. Masarap to mga kapenyo kasi manamis-namis pa. Sira ba ito? Sira? Hindi. Kain tayo. Sarap. Tilapia galing sa Pasig River. Sarap talaga ng pakbet. Yummy. Sarap to kasi manamis-namis pa.
kahapon. Kuya, pia lang sa kalam. Sarap. Lasang tinapa? Lasang tinapa yung tilapia. Fresh na fresh ba naman eh? Galing pa si Grefer. Enak banget.